Now, alam ko na po ang kahulugan ng salitang boring. When we say boring, walang kalatoy-latoy, no? Siya ay mayayamutin, malungkutin, lagi siyang tawag dito. Mahirap pasayahin. O, diba? Ganun ang boring. I want to share this experience of mine just this morning talking to a person na hindi mananampalataya pero punong-puno ng yaman. Mayaman po talaga. And yet, doon sa kanyang pagsasalita, syempre matalino, mayaman, naka-achiever po talaga. Nasa Amerika eh, no? At meron siya mga taong hindi kasundo sa kanyang mga kamag-anak. Pamangkin niya. So, ibig sabihin, marami siyang hindi cannot in good terms sa kanyang family circle. So, maski sa dami ng kanyang tinatangkilik, it seems na parang walang kasiyahan ng mukha. Doon ko nakita kanina na parang ibinulong ng Holy Spirit na may pagka-boring. Hindi lang pagka-boring talaga. And then yung mga circle of people na kanyang kasama rin, mga hindi rin believers pero mayayaman, boring din ang buhay. You know what made the big difference para hindi maging boring ang isang tao? Jesus Christ. If you have Jesus, ang buhay mo hindi boring. Yung mga hindi mananampalataya, akala nila, komo tayo, lagi tayong Bible, sabi niya, itong naman yung mga nagba-Bible. Ginanong kami minsan eh. Mga pa-Bible yan, mga pa-praise the Lord, hallelujah. Ganyan eh. Kasi, di ba, bilang mga Christians, ganyan. Persecuted tayo, it means persecuted tayo na minsan pinagtatawanan ka. Okay lang. Kung pinapersecute naman po tayo yung pangalan naman ni Jesus, lalong naluluwalhati sa atin. Diba? So, it doesn't matter. Pero kanina umaga, sabi ko, nakarandam ako ng awa. Parang humihingi ng simpatya sa akin. Minsan yung ibang tinatawagan din niya, ganun. Parang sabi nga nila, parang humihingi siya ng ano. Parang syempre may pride din siya. Hindi niya masabi na parang, kailangan niya ng ganito, kailangan ng ganyan. Pero you know what? Ilang beses ko na pong inattempt ang gospel dito. And yet, ito yung tipo ng tao na sa ngayon, hindi ko lang po alam kung kailan, pero walang imposible sa Panginoon. That's why I keep on praying dito sa taong ito. Achiever po kasi, mayaman, at yes, punong-puno ng tinatangkilik. Tapos bigla siyang, may plano nga kami. Sabi niya gano'n, baka ito raw, baka raw mag-resume yung kanilang pagtutur sa Europe. Gano'n. Pero nakita mo, parang wala lang. Alam mo bilang believer, itong gusto kong sabihin sa atin, bilang believer, hindi ka maiinggit sa gano'n. Dito po sa, when we open social medias, especially dun sa mga reels, no, sa Facebook, may makikita ka ron, bumili ng bagong kotse, bumili ng bagong sakyan. Wala lang, parang wow, di ba? Parang ganun lang. Pero yung maiinggit ka, parang umano na ako doon eh. Parang nag-level up na ako doon. Yung bagong mananampalataya ako, yes. I even questioned the Lord. Sabi ko, Lord Jesus, kami yung mga baby mo, kami yung mga anak mo, di ba? Bakit? Di ba? Itong mga yan. Hindi naman, di ba? But ang Panginoon kasi napakabuti. Binibigyan niya sila ng chance na maligtas. So kung ating isipin yung kanilang kayamanan, wala po yan eh. Kung babasahin po ninyo ang Bible, lahat ng kayamanan, lahat ng mga ginto, lahat ng yan, itatapon lang yan eh. Kasi pag nasa langit na po tayo, ang tatapakan nating ginto, tayo mga believer. So hindi po yan ang ating hindi po itong tahanan natin. Diba? Kaya sabi ko, pag wala kay Jesus ang isang tao, ito yung tunay na definition ng boring. Boring life. Kaya pag may nakita ka rito, kahit saan mo makita ang platform, patawa-tawa, ganun-ganun, knowing na wala sila kay Jesus, knowing na alam mo hindi nila kilala ang Panginoong Jesucristo, boring ang buhay niyan.
Hindi na po ako magsasabi, pero dito lang po kanina nakapanood po ako at namasyal sila, ganun-ganun. Pinakita nila yung mga ganun-ganun nila, may mga binili sila, pero nakita ko po yung mukha ng mag-asawa. Nakaramdam ako ng habag. I know they don't have Jesus. So, bilang mga mananampalataya, kahabagan natin ang mga unbelievers. Hindi po natin sila kaiinggitan, but kahabagan. Kahabagan natin. We have to pray for them, for their salvation. Natatandaan niyo po yung sinabi ko. Nakabike ako noon, and then napadaan ako dun sa bahay ng kinakapatid ko. Mayaman. Mayaman po. Patututuhanan ko kaya ito, Lord, kako? Ay, di na lang. Di naman tatanggap yan. Mayaman eh. Di ba? Maraming tinatangkilik sa sandigdigang ito. Ganun-ganun. And then, after ilang months, siguro almost a year, hindi ako nagkakamali, oh, nagulat ako. Meron po kaming parang mami-mami, no? Mami-mami namin sa pananampalataya, sa Bible studies. Doon kami, doon kasi sa lugar nila may bahay kubo, no? Lagi kami doon, every Tuesdays and Thursdays. Yung mami-mami namin yan, one time ako'y nagulat. Kasama niya yun. It means, naisama niya. Para akong binuhusan ng yelo. Bihira naman, kailan ko lang ito dinaanan, nakabike ako eh. Ito na't kasama na ni Mami, nadala niya sa Panginoon. Ito ang sikreto. Kung magdadala ka sa Panginoon, kahit sino pwede mong dalhin. Huwag kang titingin, artista ba siya? Model ba siya? Patutuhanan mo. Patutuhanan mo. Siya ba ang pinakamayamang politiko? Patutuhanan mo. Kung alam mong wala siya kay Jesus, patutuhanan mo. Bilang mga believers, tayo ang ambassadors of Christ, of Jesus, dito sa mundo. Hindi naman sila eh. Sila ang nangangailangan sa atin. Diba? They need us. We, the believers. Tandaan mo, 1,000 years tayong magre-reign kasama ang Panginoong Hesukristo sa Jerusalem, sa millennial reign. Kung gusto mo sila makasama, patutuhanan mo ng gospel habang may chance pa. Diba? Kasi pagkatapos ito, wala nang chance. So ito pong gusto kong sabihin. Huwag tayong titingin doon. Ay, doktor kasi. Nahihiya ako. You know what? Hindi boring ang buhay mo. Sila ang may boring na buhay. Kahit mga professional sila, kahit mayayaman sila, kung wala sila kay Jesus, what a boring kind of life that was or that is. You know? That was doon sa mga nakakilala na. Tayo, nung wala pa tayo kay Jesus, it was a boring life for us also. Pero kasi ako, medyo bata ako nakakilala eh. So, hindi ako nakaranas ng boring, ng pagka-boring. Kasi kabataan ko nung nakilala ko si Jesus. Di ba? I mean, yung mga, paano yung mga mananampalataya na nag-iedad na ng 30, 40, wala si Jesus, ah, mahirap yan. Boring na buhay yan. Pero, tayo, kapag ka nakakita tayo ng taong ay professional siya, ay mayaman siya, alam mong wala kay Jesus, patutuhanan mo. Di ba? Huwag kang mahihiya. Meron tayong something, meron tayong power within us na wala sila. Sino yung power natin yan? Mali yung tanong na, ano ang power mo? What is your power? That's a wrong question. Ganito ang tanong, who is your power? Sagot, the Lord Jesus Christ. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, malugod ko po kayong inaanyayahan. Para matangka ng pagka-boring nyo, mag-subscribe kayo dito. At tiyak, liligaya kayo dahil ang tunay na kaligayahan inyong mararanasan sa tumpak na channel na ito. Channel na nagtataas, walang iba, walang ibang tinataas, kundi ang Panginoong Hesukristo, sabi ng Biblia, ang Panginoong Hesukristo na sa atin ay nagmahal at nag-alay ng kanyang sarili upang iligtas ang buong sangkatauhan. Panahon na para isigaw natin, Jesus alone saves. Outside Jesus, there is no salvation. Shout for the Lord. Shout His name. Okay? Because Jesus is our joy, permanent joy. Hindi mawawala yan. Thank you, and Jesus truly loves us all.